Last December 30, it was in the front page newspaper, Miss Nabi, na mapapakalatay siya, pinilalaman siya na kami ng drum teams. So, pinangalarap ko siya sa show na, oh, don't do that, mga broken ka, can't do this, mga do that. Wala ka kinagyan. Oh, nandito naman ako. Tapos, nung bumalik yung January 6, yung mga supporters niya, are trying to fly. Tumago lang kami ng issue na pinag-diwalay din namin yung love team kasi para lang may matrabaho kasi para kayong mga tinawa yung mga sa nakatakatapit ko ng konti pag sabi ko yung gawa kung gusto nyo na lang mag-ingay kasi matanda na kayo gusto mo mag-ingay there was this focus nyo na nakapost ko sa building pero di rin ako sabi ko edi sana tumalong ko na para papag-usapan ka pero yung jest yung ano lang yung reward the next day may station manager, Ms. Marcos Capria, called me. So I returned her call. Tapos sinabi niya na si Ms. Jean Reyes was bombarded by tons of these fans na I was promoting suicide. OA na. Kasi December 30, I was tapping her from, di ba? Spanyol sa manaloob sa issue niya eh. Ngayon, sabi ko, I was not promoting suicide. And then ako natin sa magagaling ang apologies na ako. So I'm sorry, this is sure. If she wanted me to construct a statement, I did that morning. In the early line of 4 o'clock na happens in December, and I'm carrying the other news program. So she said, okay na. Tapos may post ako sa Facebook the day after, na pinangaralan sila din for respect, the word respect, for writers, for again, in the industry. Okay. That has nothing to do with the Dzmm. Pinatanggal niya sa akin. Para hindi na lang doon, at least na yung mga fans. Kasi nag-reward is in the franchise na nandang doon. Sir, ito bigyan ko pa rin. Okay. Pero dati, hindi ako pinapasok 7 pa lang, pero pinapasok 8. They called my attention for a meeting, 2 p.m. on Friday. And this time, January 10th. I went to the office. Akala ko okay na. Tapos, ask me the question. Isip kami, finally, siya handed me a letter. Na sabi, parang a suspension letter. I go, suspension? Ito yung nag-usap na tayo. Sabi nyo to, at least the fans, I'll do this or that. So sabi nyo, hindi kasi sabi na ethics committee. So I read the suspension. Open-ended siya, indefinite. Tapos, nakalagay doon, without pay. Tapos, nakalagay doon, may mga violations of some article or whatever. Sabi ko, what is this? Kasi, kung hindi yan yun. Sabi nyo, that's a suspension of the agreement with ABS. Ay, tayo ka lang naman. Pinupunta niyo ako dito para pinmahan ko ang termination ko. Ang suspension. I don't think that's right. I'll consult my lawyer. Paparabang easy way out of the video. Parang, kaya ka naman. I've worked so hard. Sabi ko, alam ko gano'n sa inyo dito. If you don't get your backs pala pag may mga issues, dapat nga, you don't appreciate our hard work. I've been a good soldier for 17 years. Wow. God damn. Gaganingin na ako na because of the fans, issue with the fans. Sana hindi na ako nag-apologize. Tapos, since then, wala na silang balita. Kung kayo na nagbabalik, wala talaga. As in, wala na. So, constructive dismissal without pay pa. So, sinulatan, I sought the assistance of my new friend na kung ano magagawa natin dito. Kasi, I can understand. It's 17 years. It's my life. Ito ang anak ko. It's my life. Oh, grabe. For the moment, it's the only life I have. I send children to school. I rent an apartment here. Pagkain mo. Kasi pag nakikita ko sa TV, yung opportunities ka. Oh, that's good. Hindi mo kailangan magbenta ng kaluluwa eh. Pero the fact is, you have friends who can give you projects, events. Pero pag hindi ka nakikita, everybody's out. And you don't understand business yun. That's right. Tapos you take me out of that job, na hindi mo alam kung kailan ka babalik, hindi mo alam kung saan ka kuha na pambaon ng anak mo butas, hindi mo alam kung kakain pa kayo butas.
I'm so hurt kasi sabi ko, sana na lang, nagkakalukahan na lang ako. I'd be a good soldier eh. Kapag may mga nagagawa naman kami mga maganda trabaho, sabi ko sa'yo, you don't need to appreciate us, you don't get a pat on our shoulders. Tapos ito, nagkakamali ka konti. Sabi ko, ginawa ko naman yung gusto niya. Bakit ang masabi, give me this letter, you force me to sign? Hindi ko naman. You didn't sign? I did not sign. Good. Thank you. Advice ako not to sign anything. 20 years of CDS eh. 3 years, or 2 more years of the bus. Tapos, it's a blue job namin. Mali 20 years. So, 20 years na. 20 years of CDS. Nakapag-file na pa'y, sir. Ito pa lang. Ngayon pa lang. At, kaya nga. Sakit pa na, sobra. Ano pa mo, talent? As talent. Lagi ko nakapag-file na talent. Eh. Sir, I think this time, we pursued that talent. Oo, oh, yung ginagawa nila to go around eh. To go around to sir, from metaphorization. Kaya nga, I was telling you. 20 years, talent. There was another group eh. Yeah. Okay, you oo, yes. Talent, did you like? Kasi wala kami magawa eh. Yung mga cameraman, juro, talent din. Yeah, sabi ko eh. You are in the same boat, actually. You are in the same boat, ha? Sabi ko nga, let's just work hard. Sabi ko, call back tayo kasi ang hirap. Kasi sir, yung pumunta sa atin last time, mga talent yun. Talent yun, eh. And their case is pending with the Supreme Court for 8 years. Mm-hmm. Illegal dismissal. Tagal naman. Tagal, oh. Anyway, Yusek, pa-receive na lang po namin yung letter ni Jobert sa Alabas. Sige. Mr. Secretary, we will not take any more of your time. Thank you so much for receiving us. Glad you brought this.